Kahit nahihilo, pilit pinalalaki ni Sheena ang kanyang mga mata. Madilim ang paligid, puro talahiban, kinabahan, manong, hindi rito ang bahay namin. Bumaba mula sa kinauupuan ng driver, at kitang-kita ni Sheena sa ilaw ng tricycle ang hawak nitong patalim, bigla ang daluyong ng matinding takot sa dibdib ng dalaga. Halos lumundag ito sa lupa sa pagbaba mula sa tricycle, at nagsisigaw ng nagsisigaw. Tulong-tulungan niyo ako, nagsisigaw habang tumatakbo. Hindi alintana kung nahuhulog sa lupa ang kanyang mga gamit sa eskwelahan. Nagtatakbong walang humpay sa kalsada, tulong-tulungan niyo ako. Subalit ilang ang lugar kaya't walang makakarinig sa kanya. At ang huling naramdaman, ang malakas na pagbundol sa kanya ng isang sasakyan. Araw ng Lunes, nagtataka si Celine sa kumpol-kumpol at pagbubulungan ng mga estudyante. Nakaupo na siya sa klase, may kausap ang kanilang professor sa labas ng pinto, isa ring guro, maya-maya ay nagtungo na ito sa kanilang harapan. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa Kanlubang University na ito, parang may nagdala ng sumpa sa school na ito. Lalong lumakas ang mga bulong-bulungan, isa ang naglakas ng loob magsalita. Ma'am, hindi kaya taga rito lang sa atin ang killer? Ah, ba bakit mo naman nasabi yan, Miss Gina? Look, ma'am. Si Mang Pulay na janitor dito, pinatay, tapos si Sheena naman, natagpo ang patay sa talahiban sa barangay Mapayapa. Nanindig ang mga balahibo ng professor sa kanyang narinig. Subalit dito nagpahalata, lalo't nakitaan niya ng takot ang mga mukha ng estudyante. Coincidence, nagkataon lang ang mga nangyari, walang dapat katakutan. Pero dahil sa mga insidente, kailangan din tayong mag-ingat. Nadakma ni Celine ang kanyang dibdib, bigla, nakaramdam siya ng pangamba. Agad binuksan ang kanyang bag at ininom ang dalang gamot. Ang pagtuturo ng guro ay sinimulan, wala sa kondisyon ng dalaga, pakiramdam niya, nauupos ang kanyang lakas. Hangad niyang matapos agad ang mga klase, hanggang tumunog ang sa kantin ng universidad na yon, nakaupo na si Celine nang dumating si Jane. Miss Celine, kanina ka pa ba rito? Sorry, tagal magpalabas ni ma'am eh? Oo, okay lang, ano bang balita? Nang lalaki ang mga mata ni Jane, kaklase niya ang grupo ni Helga. Nako, inimbestigahan din pala sina Helga tungkol sa pagkamatay ni Sheena. Ha, at magkakasama sila sa disco bar noong gabing yon, sabi. Sumakay daw sa tricycle si Sheena, at duda ng mga pulis, ang tricycle driver ang humalay kay Sheena. Ano, tumagundong ang kaba sa dibdib ni Celine. Ni rape si Sheena, ni rape sa kapinatay, sinakal, pinasukan ng bagay ang ari. May gumagala na naman palang rapist dito, dati nawala na yon. Dati, nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Celine, napansin ni Jane ang pagpisil nito sa kanyang mga daliri, gayon din ang pamumutla ng mukha. Miss Celine, natatakot ka ba? Huwag kang mag-alala, sabi ni Ma'am. Dinagdagan na ang mga guard dito, at magiging madalas na ang pag-iikot ng mga police patrol sa vicinity natin. Saka tila nakahinga-hinga ng maluwag si Celine. Mamabuti naman, saka i-adjust ang klase sa gabi, mas maaga na kaysa schedule ang pagpapauwi sa mga panggabing estudyante, nag-meeting daw ang board. Napapalunok pa rin si Celine, pilit na pinapayapa ang sarili. Masama man sabihin, nabawasan ng isang bully ang pangkat ni Hel. Natigil ang pagsasambit sa isang pangalan ni Jane. Ang mga mata, natuon sa babaeng papasok pa lang sa pinto ng canteen. Speaking of the bruha, mahinang sambit ni Jane. Taas pa ang noo nang umupo sa katabi nilang mesa si Helga at ang grupo nito, kita pa sa itsura ang pagkapuyat sa nagdaang gabi. Tatlo na lang sila, bagaman halata sa mga mukha ang matinding pagkalungkot. At pagkatakot, they shouldn't blame me, wala akong kasalanan, kung sumama siya sa amin ni na Kurt kagabi, di sana buhay pa siya ngayon. Halata sa boses ni Helga ang pagtatapang-tapangan, ayaw niyang makita ng mga kasama ang inaabot din niyang trauma sa mga oras na yon. Pero hindi pa rin ako makapaniwala, bumuhos na ang mga luha sa mga mata ni Peachy, kagabi lang, ang saya-saya natin. Oo nga, panay din ang singhot ni Beckang, namumula na ang mga mata at ilong ng mga ito sa pagiyak. Tumigil na nga kayo, singhal ni Helga, hanggang doon na lang siya tanggapin niyo na lang pagsusungit pa nito sa mga kaibigan. At iyong investigators naman, pilit akong ipinapa-describe sa looks ng tricycle driver na yon. Porke, ako ang nakakita kung saan siya sumakay, keber ko ba, tipsy na ako sa mga oras na yon at kasama kong mafam ko, no. Pagpaparinig ni Helga, malamang ang pangit nun, at mukhang criminal, nii, ayoko na talagang gumala sa gabi, buti hindi tayo ang natsyempohan kagabi, back ang plate na rin tayong umuwi kagabi. Umismad si Helga nang makitang nakikinig na mabuti sa usapan nila ang nasa kabilang mesa. At habang nagsasalita ito, nakatingin sa biglang lumukong si Celine.
Hump, sabi nila, may nagdala raw ng sumpa sa school na ito, and you know who she is, hindi ba simula nang dumating ang malas na babaeng iyan, nagkaroon na ng mga krimen dito? Naunawaan ni Jay na sila ang pinariringgan ni Helga. Kaya mabilis na kinuha nito ang kanyang mga gamit sa mesa at tara na, Miss Celine, nag-iiba na naman ang klima rito, nagbabanta ang isang masamang bagyo. Nanda damay sa pagiging nega niya, dalidali ring tumayo si Celine at kinuha ang kanyang mga gamit sa mesa, mas lalong ayaw niyang patulan si Helga kahit nagpaparinig na ito sa kanya. At sa pagmamadali, nahulog na naman ang mga laman ng kanyang bag. Ay, hump, tuliro, lagi kasing wala sa sarili, ahahaha. Malakas na sambit ni Helga, dadamputin ni Celine ang kanyang mga libro, subalit may mga kamay na unang dumampot sa mga ito. Nang iabot sa kanya, natigilan siya sa nakita, sayo ito. Tila natulala si Celine, titig na titig si Celine sa mga mata ng matandang pilit na umiiwas tumingin. Ang boses nito ay kakaiba, parang pagak o malat na malaki. Nasa 56 anyos na babae na nagmagandang loob ang nasa kanyang harapan. Hawak na ang kanyang mga aklat, di siya makapagsalita. Si Jay na ang nagpakilala sa matandang nasa harapan sa bagong kaibigan. Ah, Miss Celine, siya si Aling Maria, ang bagong janitress dito sa Kanlubang University, initian siya ng pino ng matanda, saka lang parang natauhan si Celine. Agad tiningnan ang mga paa ni Aling Maria, nag-alala siya ng labis. Umatras ang matanda, tila ayaw ipakita ang kanyang mga paa na natatakpan ng uniforming pang janitor. Ang sugat ko ba, wala na, magaling na, huwag kang mag-alala, mabuti na ako. So sorry po noong nakaraan, hindi ko sinasadya, hinanap ko kayo para humingi ng paumanhin, at wala na nga yun, gumaling naman agad ang sugat ko. Nagsasalita ang matanda pero hindi ito sa kanya nakatingin, hanggang sige, marami pa akong lilinisin, sa kabilang mesa, napapailing si Helga, kinampihan niya ang matandang janitress sa kabila ng pagkakatumba ng matanda dahil kay Celine. At eto, tila magkakampi na ang dalawa, muling umirap. Whatever, sa Kanlubang Police Headquarters, agad sinalubong ni Joros ang paparating na investigador. Good evening, sir, makikibalita ako, Joros makakaskop kayata ngayon ah. Agad itong umupo sa kanyang pwesto, inilalabas ang nakuhang mga report. Kumikislap ang mga mata ng reporter, talaga, sir, anong latest na kilala na ba ang suspect sa kolehiyala? Hindi pa naman, pero nakilala na ang may-ari ng tricycle na ginamit. Kinarnap ito kay Manuelito Cuba, bumibili lang ng ulam sa Carinderia sa bayan, mga alas 7 ng gabi. Ha, nakita niya kaya ang carnapper killer, sir, makikilala raw ba? Hindi pero sabi ng isang testigo, bystander sa lugar, nakita niyang may isang lalaking lumapit sa tricycle, akala naman niya kasamahan ni Cuba. Muling nangislap ang mga mata ni Joros, di, sir identified ng mukha ng rapist. Sa folder, inilabas ni Sargento Eric Ramirez ang iginuhit ng police sketch artist sa papel, nakikitang pagiging pangahan, mabibilog na mga mata ng suspect. Nasa 45 anyos daw ito, nasa 5'6 ang taas, mahaba at kulot ang nakapusod na buhok. Mahaba ang buhok, hindi kaya, rocker ito, sir, drug addict, malamang? Posible, dahil walang makagagawa ng ganong karumal-dumal na krimen kung nasa matinong pag-iisip ang suspect bangag ito. Nag-iisip na mabuti si Joros, sir, may kinalaman kaya ito sa nakaraang rape cases dito sa Kanlubang? Sa totoo lang, sa 3 years ko rito sa Kanlubang ngayon lang may nangyaring ganito, pero, 7 years ago, may 10 naging kaso ng rape ayon dito sa record, at sa mga kasong yun, halos magkakatulad ang pamamaraan ng pagsalakay at pambibiktima. So, 3 taon na tahimik ang Kanlubang, at muling sumalakay ngayong 2023, siya rin kaya ang suspect o, may ibang taong umaatake ngayon.